Yo, what's up gamers? It's your boy Flint. And today, we're back for another Albion Online video. At sa ngayon, medyo malungkot. Sa ngayon, meron tayong gagawin nakakaiba. Dahil, yun nga, recently, kahapon pala, nakabili ako ng plat kahapon ng umaga. Nakabili ako ng plat loop ayun nga yung ano land dito sa Lyndhurst at ayun kalungkutan nalaman ko na alam ko na patapos na yung lease niya pero hindi ko alam na yung hindi pala nare-reset yung lease kahit bagong bili mo yung ano yung lupa yung plat. So, mangyayari nito, kung kayo guys, wala pa idea about sa pagbili ng plot, sa pasikot-sikot ng plots, siguro sa makakatulong to sa inyo itong video na to dahil ayun nga, ako natutunan ko in hard way, in a costly way, kasi medyo magastos yung nangyari dahil ayun nga, patapos na yung list ng plat, so hindi siya marireset kahit bagong bilhin mo na siya. Gaya nito, example dito, kay kuya. Kung titignan natin yung list niya, list ends in 1 day 22 hours. So, tapos meron siyang auction na 22 hours pa and 29 units. So, ang mangyayari nito, kapag kuwari merong for sale na lupa, plot, ayun nga, meron for sale na lupa o plots, tapos binili mo siya, magagamit mo lang siya sa loob ng lease. Yung sa duration ng lease, sa remainder ng lease. Kumbaga, kuwari, meron na lang ganito, 1 day and 22 hours na lang yung lease ng lupa, ng plot. Pag binili mo siya, 1 day and 22 hours mo na lang magagamit yung plot. Tapos, mag-auction. Pag natapos yung auction, pag meron mang nag-bid sa, ano, sa lupa na pag-aari mo, yun, mapupunta na yun sa winning bidder. Mapupunta siya sa winning bidder. Tapos, mawawala sa iyo yung lupa. So, bali, totally yung pera na ginastos mo dun sa lupa, sa plot, is mawawala ng saysay dahil nga, hindi mo siya nagamit ng matagal dahil sa loob lang ng remainder na time na binili mo siya, yun lang. So kung kayo bibili kayo ng lupa, iwasan yung bumili ng ano, yung iwasan yung maakit. Katulad ko yung pagkakamali ko i-share ko na rin sa inyo na ayun nga naakit ako, nasilaw ako sa murang for sale na lupa. Binibenta siya ng 40 million nga. Binili ko. Tapos yun nga, patapos na yung lease. So, hindi ko siya nagamit din. Tatayuan ko dapat ng, ano, ng cooking station, ng cook station. Pero, since na nag-consult ako sa Google, tinignan ko sa Albion Wiki, hindi pala ano yun, nare-reset yung ano, yung time na magagamit mo siya pag kahit bagong bili mo siya. So, sabi ko, na medyo na ano ko na, sabi ko, wala, parang talo yung ano ko, yung 40 million ko talo. So ang ginawa ko, kahapon, sa panic ko na malugi ako ng 40 million, binenta ko uli yung plot. Ito, puntahan natin siya. Up to this moment, naka for sale yung plot ko. Pero pinatungan ko ng konti, 45 million, baka sakaling may bumili. Pero sa ngayon, babawiin ko na yung for sale. Magpe-place ako ng bid. Nag-raise ako ng, wala nga akong pera actually kahapon. Ang pera ko lang, 42 million lang kahapon nung binili ko siya. Yung lupa. So, 2 million yung natira sa akin. Tapos, nag-raise ako ng 50 million ngayon.
Ito, meron akong 52.2 million ngayon. Nag-raise ako ng... Basta, pinagbebenta ko yung kahit anong makita ko na pwedeng ibenta sa inventory ko, sa ano ko, ano tawag dito? Yung... Basta, lahat ng pwede kong ibenta, binenta ko para lang maisalba ko yung lupa na binili ko para hindi masayang yung 40 million ko kasi baka may makakuha nga ng ano netong lupa na ano na nabili ko. So ngayon ang gagawin ko, so for sale siya ngayon, di ba? Babawiin ko yung for sale niya. Cancel sell natin. Tapos magpe-place ako ng bid. Ibibid ko tong lupa na to para pagkatapos ng current ng lease, pagkatapos ng pinaka-lease niya, kung sakali man na manalo ako, sa akin yung lupa pa rin. Magagamit ko siya ng 4 weeks. So, one month may get. Magagamit ko siya ng 4 weeks. So, yun na lang ang gagawin ko. Yun na lang. Sana manalo. Kung manalo, okay. Kung matalo, wala. Wala tayong magagawa. Pero dahil owner na ako ng plot, ito pa, isa sa magandang bagay pag ikaw na yung owner ng plot, ng lupa, yung bid mo magiging 2 times. Ito, as owner, your bids are worth 2 times. So, kung maglalagay ako ngayon ng sabihin natin 45 million, magiging 90 million yon. So, times 2. Yung katumbas niya. So, parang nag-bid ako ng 90 million. So, ngayon magpe-place ako ng bid dahil hinahabol ko yung oras kasi 22 hours na lang siya, 24 minutes yung auction. Baka kasi may nag-place na ng bid dito na hindi natin alam kung magkano. Kasi ang bidding ng plots is blind bidding. So, hindi mo alam kung magkano yung piniplace ng mga ibang players sa lupa. Sa pag-bid nila. So, hindi mo alam. So, kung bilang owner, kung ano, times 2 naman yung ano, taasan mo na hanggat maaari yung kaya mong i-bid. So, para lang mahawakan ko yung ano, para lang mas secure ko yung ano, siguro mag-place bid ako ng ano, try lang ha. Sana lang manalo. Siguro mauubusan kasi ako ng budget. Pero gusto ko talaga hindi mawala to kasi sayang yung 40 million ko. So, para ma-secure ko na lang. Siguro mag-place ako ng 50 million siguro. Para lang mahawakan ko. So, 50, 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, teka lang ha. 50, 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, magpe-place ako ng 50 million na bid. Kung manalo man ako, sana... pala rin. Mag-place ako ng... Teka, ilan na yan? 50... 1, 2, 3? Nga, siguro 50, 100. 50 million, 100. And 100 silver. Okay. 50... 1... Double check ko lang kasi baka magkamali tayo ng number. Sayang naman yung ano natin. So, 50... 1, 2, 3... 1, 2, 3. Okay. So, placing ako ng 50 million... bid. So yung bid value ko is 100k. Ito nga. So ganito yung mangyayari niyan. Tapos pag natapos yung bidding, hindi natin alam. So bali totally ganun din eh, napamahal din ako. Totally gumastos na ako dito ng 90 million na. 90 million na ang gagastosin ko. So submit bid na ako. Sana manalo. Taka, if you win the auction, the full amount of your bid will be kept. Are you sure you want to place the bid? To place the bid? Taka, the full amount of your bid will be kept. If you win, so ibig sabihin may balik to. Pag nag-auction ako. So ibig sabihin may balik. 50 million. Taka lang. Parang nagdadalawang isip ako. Parang gusto ko pa mag-raise ng pera pa. Kasi parang may balik siya. Sabi, oh, if you win the auction, the full amount of your bid will be kept.
Ay, naku, mahirap to. Pero sige, sige. Sige na nga. Nagmamadali rin ako eh. Okay na ito, okay na ito. So, magbibid na ako sa kanya. Nagbid ako ng 100 million. Ay, ayun. 50 million, so 100 million yung katumbas. Nung bid. Okay, so sana, hopefully, maano siya, manalo. Pag nag-place bid ba ako ulit? Bid value. Okay. Ah, pwede ko pa ulit taasan. Okay, sige. Pagka nagkapera ako, dadagdagan ko para ma-sure ko na akin yung plot. Medyo dulo lang to kasi ito yung sa mga, kung papansin niyo po kasi sa mga plots, yung mga nasa dulo yung medyo mura. Yung kinuha ko, ito dulo nga. So ayun. Pero hindi rin yata ako nakamura kasi nga 90 million na yung ginastos ko. Kasi nga binili ko yung ano. So yun, kayo bilang kayo as kung sakali mang mag gagawa kayo ng diskarte tungkol diskarte. Kung sakali man na bibili kayo ng plot tapos wala pa kayong experience dito, siguro gawin yung reference to mula sa lesson na natutunan ko dahil ayun nga. Wag, iwasan nyo, yun ang pinaka number one, iwasan yung bibili ng plot na pa-expire na yung ano, lease, tapos na yung lease niya. So, kasi ilang araw nyo nalang magagamit yun, unless kung malaki yung budget nyo katulad ng ginawa ko na binili ko ng mura, tapos dinagdagan ko na lang, nag-bid na lang ako kasi akin naman na yung lupa. So, ayun. Hindi ko alam kung ano kung mapapaganda to pero kung sakali man ito dudugtungan ko tong video na to, papakita ko sa inyo kung manalo man ako o hindi. Papakita ko sa inyo yung result nung ano. So ayun. Siguro naman may matututunan din kayo dito sa video na to. Ayun nga, pagdating sa mga plot as a plot owner. Okay, sige. Salamat at update na lang ako. Dugtong ako na lang to. Ay lang muna. Thank you. Bye-bye. Ay mag-stop.